ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ay 33 linggo ng karaniwang panahon. Habang papalapit tayo sa katapusan ng taong kasalukuyang panliturhiya, mapakikinggan sa mga pagbasa ang kaganapan ng panahon. Tila nakakatakot, nakaguluhan ang paglalarawan sa mga huling araw. Ngunit hindi pagkatakot kundi pag-asa ang hatid nito sa atin. Ang pag-usbong ng puno ng igos sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa pag-asang ito na darating ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Binabago ng Espiritu ang luma tungo sa bago, ang kaguluhan tungo sa kaayusan, ang kalungkutan tungo sa kagalakan, ang kawalang pag-asa tungo sa bagong buhay. Ang maunguna po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay ang ating buting koraparoko na si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Pala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, binibigyan ni Propeta Daniel ng pag-asa ang mga Hudyong dumaranas ng pagkaalipin sa kamay ng mga banyaga. Mamamagitan ang Diyos at wawakasan ang kanilang pagdurusa. Sisimula ng pagliligtas at pagluluwalhati sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig, ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami, tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagdiriwang ang diwa ko'y nagagalak, ang
lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag, pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagat, sa balon ng mga patay, upang doon ay masalak. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin, ituturo mo. Sa ikalawang pagbasa, sapat na ang minsanang paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tanging ang wakas na lamang ng panahon ang ating hinihintay upang maging lubos ng kaligtasang handog niya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos. At naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat sa paggalang sa mabuting balita. Sabay-sabay pong lahat, manalangin walang humpay samantalang hinihintay si Jesus sa puong mahal. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapigatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito,
Malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang hapon, mga kapatid. Magandang hapon po. Sige po, batiin natin ang ating mga kasama ng magandang hapon. Welcome po. So, nasa 33 linggo na tayo sa karaniwang panahon. So, next Sunday ho is last Sunday of liturgical calendar ng ating simbahan. Kaya next Sunday, ano ho ang ating pagdiriwang? Christ the King. No? Yun yung hudyat na papasok na tayo sa Adviento. Kaya maliban sa linggo at sa linggong darating, no, kasi Biyernes pa lang ngayon eh, magsisimula na tayo sa bagong taon ng simbahan. So tuwing sumasapit itong end of the liturgical year, lagi nating naririnig itong pagbasa ng Ebanghelyo. Pati yung second reading o first reading, yun din ang sinasabi. Ano nga yun? Katapusan ng ano po? Narinig niyo ba yung binasa ko? Sabi dito, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Talagang madilim. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Ano ba yung mga kapangyarihan na yan? Mga planets, no? Ilan nga ang planets? Ilan ho ang science yun eh, no? Mahirap. Bagsak tayo sa science eh. Kaya ito yun. Siguro ang sinasabi natin, totoo ba to? Yung tanong natin, totoo ba ito mangyayari? Pero sinabi niya rito eh, oh, gayon din naman, makikita ninyong pag nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon na iyon. Nagsisimula na. Hindi nyo ba napupuna, no? Iba na yung, di ba may mga tinatawag tayong global change, global warming. Kaya ho dito, sobrang init at sobrang lamig. Ganun ba dati dito? Nung, sino ba yung mga una rito? Mga unang tao sa Kuwait. Yung mga tagal na ho sa Kuwait, si sister. Ganito ba kalamig ba dati? O mainit? Yung init po. Mas mainit? Aba talaga? Mali pala yung global warming. Sabi nila ngayon yung mas mainit eh. No? Well, ito, sinasabi ko lang ito kasi baka mamaya sinasabi natin, hindi naman totoo yan, hindi naman magugunaw ang mundo, hindi naman magkakaroon ng end of the world. Pero ebanghelyo po ito. Pag sinabi nating salita ng Diyos, hindi ito, nagsisinungaling. Maaaring mangyari, kaya nga sabi dito, hindi natin ang alam ni oras o ang panahon kung kailan. Kaya anong dapat gawin? Laging maghanda. Let us all be prepared. Kasi yung tinatawag na end of the world na itong mga sinasabi dito, yung mga lindol, yung pagyanig, yung magkakabanggaan lahat, etc. No? Ito yung tinatawag na second coming of Christ. Di ba sinasabi natin yan lagi sa ating pagdiriwang? Yung ikalawang pagdating ni Kristo? Saan natin binabanggit yan?
siya'y nabuhay, siya'y namatay, siya'y babalik sa wakas ng... Oh, di ba totoo yun? Ika nga. Kaya maghanda. Kasi ho, yung first coming niya, palagay ko yun lagi yung pinaghahandaan natin. Ano ba yung first coming niya? Ikausap ba ako? Ano ho yung unang pagdating ni Kristo? Sineselebrate natin to sa darating na December. O yun, yung kapanganakan niya. Yun yung unang pagdating niya. Sa katunayan, yun lagi yung pinaghahandaan natin eh. Tsaka yung kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ano yun? Lenten season. At tsaka Easter season. So yun talaga yung lagi nating pinaghahandaan when it comes to celebration of the Eucharist. Pero yung second coming, hindi natin yan na, namamalayan. Namamalayan na lang natin kapag, ito na nga, pag 33 Sundays of the year. Pero dapat araw-araw, inihahanda natin ang sarili natin. Kasi sa pagdating niya ng second coming, hindi na ho siya maghihirap. Hindi na siya magdaranas ng kahirapan. Hindi na siya mamamatay. Kasi siya ay victorious na eh. Nagtagumpay na siya eh. No? Siya na yung magiging judge natin pagdating ng panahon. Mangyayari ang lahat ito bago mamatay ang lahat ng tao. Kaya pipiliin niya sino yung pupunta sa buhay na walang hanggan at kaparusahang walang hanggan. Sanang gusto niyo? Buhay na walang hanggan o sa kaparusahang walang hanggan? Walang hanggan lang ang napanarinig ko. Di ba? Kasi, ewan ko ah, sinong gustong pumunta sa buhay na walang hanggan? Deserve nyo ba yan? Siyempre lahat tayo gusto natin yan. Ang tanong, talaga bang pupunta ako doon? Halimbawa, ngayon na mangyari yan. Bumagsak na yung malaking kisaming yan. Sabi nung iba, huwag naman. Eh, malay nyo. No? Hindi natin alam. No? Yun ang tanong. Halimbawa, ngayon mangyari yan. Saan ako pupunta? Kaya may takot ang tao. Kaya natatakot tayo na kapag pinag-uusapan natin ay end of the world, kamatayan, end of my life. Kasi hindi pa ako handa. Eh, kailan tayo maghahanda? Sa birthday mo? Sa anniversary ko? Di ba? Sa anniversary ng mga ano? Ano yung handa? Ano yung paghahandaan natin? Hindi ito ang paghahanda ng ano eh, ng lugar o ng hapagkainan. Ang paghahanda ay ang sarili. Yun lang naman ho yung sinasabi sa atin. Anong paghahanda yan? Well, alam na natin yun. Kung gusto natin ang buhay na walang hanggan at pipiliin tayo ni Jesus pagdating niya sa ikalawang pagkakataon at iaakyat niya tayo sa kaharian ng Diyos, wala tayong ibang dapat gawin kundi magpakabait. Di ba? Sabi ni ano, gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Ano ba yun? Kasi ang dali namang sabihin, mabait naman ako, Father, ah, kesa dito. Di ba? Ganun naman tayo eh. Mas mabait ako, Father, kesa doon sa kasama ko sa flat. Kasi magkakakilala kayo rin eh. Eh, lahat ho tayo may bahid ng kasalanan. Hindi ho tayo pwedeng mag-judge ng ating kapwa kung sino ang pupunta sa buhay na walang hanggan at sa kaparusahang walang hanggan. Sabi dito, ni ang anghel, ni ang anak, si Jesus yun, hindi nila alam.
ang Ama lang ang nakakaalam ng lahat. Kaya alam ho ng Diyos Ama ang ating buhay. Nakasulat na po yan, no? Sa Book of Life in Heaven. Kaya panahon na ho, nabigyan naman natin ng puwang ang sarili natin sa pagbabago. Ano bang pagbabago? Siyempre, may nagbabago naman. Sabihin natin, magbabago 1 week. After 1 week, back to normal. Ano ba yung normal at hindi normal? Sa atin kasi ang normal, yung gumagawa-gawa pa rin ng mga hindi maganda, no, pabago. Hindi ho ganun ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Gusto niya pag nagbago ka ngayon, dapat hanggang katapusan. O ano nga yung dapat baguhin? Maging tapat ka lang, sister, sa asawa mo. Maging tapat lang kayo, brothers, sa asawa nyo. Maging faithful kayo sa mga boyfriends nyo, sa mga girlfriends nyo. Maging tapat tayo sa trabaho natin. Maging magalang tayo sa mga magulang natin, sa mga nakatatanda sa atin. Maging mapagpatawad kayo sa mga nagkakamali sa atin. Yun po yung ibig sabihin nun eh. Kasi lagi nating pinaiiral pride. Di ba ho? Kaya lagi tayong bumabagsak. Lagi nating iniisip, sarili lang natin, selfishness. Kaya until now, hindi natin natatanggap ang ibang tao. Yun po yung hinihintay ng Panginoon sa ating lahat. A change of heart, a change of mind, a change of the whole being na naaayon sa Panginoon. Ang tanong na naman eh, ang sinasabi lang natin, tsaka na lang po, Father, yun na nga po ang problema natin. Magbabago lang tayo kapag naghihingalo na tayo. Magbabago lang tayo kapag nagkasakit tayo. Magbabago lang tayo kapag may masasama nang nangyayari sa atin. Bakit hindi natin baguhin hanggat masaya tayo? Di ba mas lalong masaya kung mayroong pagbabago mangyayari sa akin, sa ating lahat? At hindi lang tayo ang magiging masaya, yung kapaligiran, yung community of God, yung family of God will be happy. Ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya ano eh, ang Diyos naman laging ano eh, sinasabi niya, kung hindi mo magawa ngayon, may bukas pa. Kung hindi magawa bukas, meron pang ano. Huwag na natin hintayin yan. So, di ba sabi nga, kung ngayon narinig mo ang kanyang tinig, huwag ka nang magmatigas ng iyong puso. If you hear the word of God, if you hear the voice of God, harden not your hearts. Simulan mo na ngayon, kapatid. Paanong sisimulan? Humingi ka ng tulong sa Diyos. Hindi natin to kaya mag-isa, mga kapatid. Yung pagbabago, hindi mo magagawa yung mag-isa, kapatid. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. Kailangan ko ng kapangyarihan ng Diyos para mabago ako. I cannot change myself by my own self. Kailangan ko ng grasya ng Diyos. Nagsisimba tayo. Yes, kailangan natin to. Nagdadasal tayo. Yes. Pero most importantly, accept Lord as our God and Savior. Yun lang naman yun. Di ba sabi natin ng mga karaan linggo, mahalin mo ang Diyos ng buo mong pagkatao. Love God above all. The greatest, no, commandment of all. And you can learn to love your neighbor as you love yourself. God bless us all, mga kapatid.
Sige po, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Inaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa mga buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, dumalangin tayo sa ating dakilang Ama na tayo'y bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras ng kanyang itinakda. Tayo manalangin at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga lider ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magsimula nawang magbagong loob ang mga taong nalulugmok sa pagkakasala, dala ng kamunduhan, abuso, at karahasan, tahakinawa nila ang landas ng pagpapatawad at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paghiluminawa mo nawa ng bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa dahil sa salot na COVID-19. Bigyan mo rin ng sapat na lakas ang mga nag-aalaga sa kanila, lalong-lalo na ang mga frontliners. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naayon sa turo ng iyong anak at aming manunubos na si Jesucristo nga aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain na kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, inuwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco namin Papa at ni Paolo namin tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, sabay-sabay tayong tumawag sa ating Amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Jesus. Hiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
kapatid, narito ang ating Panginoon sa Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa pagtanggap sa espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo na may karinisan, kapakumbabaan at debosyon tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen.
Dasalin natin ang Oratio Imperata. Mabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang pangilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyin mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong na sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Ingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbalik loob sa iyo. Niling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malulati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Arabia, panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for parish announcement. In order to promote lay leaders in the charismatic prayer groups, the Charis Kuwait is organizing a charism workshop on November 19th and 20th on Zoom online by well-known charismatic preacher, Ms. Michelle Moran. Please see the poster for the details. The registration for all the masses has been canceled. However, sanitation, temperature check, social distancing, and the wearing of masks are still mandatory. Signed by Reverend Father Ramon C. Atanasio, OFM Capuchin Parish Priest. Salamat, brother. Meron naman tayong magpo for good na kapatid, kaya pasasalamatan natin siya. Isa sa mga Eucharistic ministers, tawagan natin si Brother Bong. So si Brother Bong. Ito si Brother Bong. Magpo for good na siya. At salamat, brother, ha, sa services na binigay mo. Member po siya ng FCCK, isa sa mga grupo natin dito sa simbahan. So, pasalamatan na si Brother Bong. Sana ay maging matagumpay siya sa kanyang buhay pagkatapos niya ng buhay sa Kuwait. Buhay Pinas naman ngayon. Ha? So, mag-ingat ka at mag-serve ka rin sa simbahan na nasasakupan sa'yo. Ha? Sige, salamat. God bless you. God bless, brother. Ito yung aming munting handog sa'yo. Ayan. Parang trophy, di ba?
Ayan. Salamat muli. Ayan. Salamat sa lahat ng naglingkod. Salamat kay Brother Bong, sa ating Eucharistic Minister, sa choir, sa ating mga lectors, commentators, sa ating mga service ministers, sa ating technician, sa worship ministry, sa sacristan. Salamat. At kay Brother Mabs, salamat. At sa inyo po lahat, maraming maraming salamat. Tayo na po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At nawa'y pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Magandang hapon. Pasalamatan natin si Lord sa mga biyaya at pagpapahala. Thank you.